And it's another Anything Goes Day po dito sa Abundant News Online. At syempre po, ito po si June Lalin, ang inyong host. Alam nyo, bumalik po ako dito sa Barcelona. Yan, nag-backer ka agad. Simula pala, Barcelona, Spain. Yan, alam nyo po, hindi ko kayo papasyal today. Dahil ang gagawin ko, pupuntahan po natin ang opisina ng isang successful Pinay businesswoman. Meron po siyang job placement agency at meron din pong travel agency. Ang bongga niya nga, isa po siya sa pinakamayamang Pinay dito sa Barcelona, Spain, dahil successful nga po ang kanyang business. Alam nyo ha, according to her, nagsimula po siya sa pagiging isang chimay. Dati po siyang TNT dito at kung ano-ano ang naging trabaho hanggang maisipan niya ngang mag-put up 32 years ago na itong kanyang job placement agency. At hindi lang po mga Pinoy ang natutulungan niya dahil napakarami pong mga nasyon ang natutulungan niya, nabibigyan niya ng trabaho. Ang bongga, di ba? So eto po, dadalawin na natin si Tita Rosel. And katulad nga ng sinabi ko, pupunta tayo dito sa agency. Actually, ito yung puntahan ng mga Pinoy at iba't ibang mga lahi na gustong magkaroon ng trabaho dito sa Barcelona. Ang bongga, 32 years na raw itong si Rosel. Yeah. So, sabi ko nga kanina, i-interviewin natin ang pagiging successful niya. Diba? Isa siya sa mga pinaka-successful na mga Pinoy dito, Pinay, 'di ba? Ang bongga, 'di ba? At syempre donya na rin siya, 'di ba? At iisipin niyo ba na nagsimula siya na sabi nga niya ay chimay, 'di ba? Oo, tagalinis daw siya sa mga bahay na may bahay dito sa Barcelona, Spain, pero napaka-successful niya na ngayon. So eto po yung agency niya. So halika na, chikahin natin si Rosel. Bongga ahensya, Rosel. Pero meron din kayong travel jazz. Ang bongga. Oo, dalawa pala ang business mo, no? Pero yung anak mo na namamahala sa travel agency. So eto, Rosel, batiin mo muna ang mga Pinoy na naghihintay sa success story mo. Ay, mga Pinoy, kumusta kayong lahat? Okay. Ano, pasalamat ako dito sa Barcelona dahil at least kahit na naghihirap kami, meron ako at least moonlight din kami konti. Marunong kami gumamit ng utak, ng ano, ng intelensya namin. Kaya yun ang ano, konting-konti, tiyaga. Nagtiyaga kami, kaya may nilalaga din kami konti. Yan. Pero ito raw na agency mo na nagbibigay ng trabaho sa mga kapwa natin, mga Pinoy dito, at mga iba pang mga lahi, ay 32 years na raw. 32 years. Okay. Filipino, manggagaling sa Pilipinas. Nung dati, kumukuha din kami sa Pilipinas nung may kupo. Kumuklos ng ano kupo. Ibig sabihin nun? Yung kupo, yung ano, yung mga employer na nandito, nagko-contract sila galing sa Pilipinas. Ito, so marami din akong tinulungan doon. Na parating na dito. 38 na katao. Walang binayaran ng isang sentimo. Oh, pero bago natin pag-usapan ng agency mo, paano ka ba nagsimula dito sa Barcelona? Paano ka nagpunta dito? Pero nag-umpisa ako, may pinsan ako na saka na ano na pumunta rito. Ami ang pangalan, pinsan ko rin nga sa Canada na ngayon din. Ay, maganda rin buhay nila doon. Siyang kumuha sa akin dito, tapos kaya lang, nung pumunta sila sa Canada, nakatawa, may nobyo na ako dito na Espanyol. Kaya so, sila ang pumunta sa Canada. Siguro kung nakatawa, nawala akong nobyo dito, baka sumama ako sa kanila sa Canada. Kaya dito ako naiwan. Tapos dung malis na sila doon, konti-konti, pagkatapos ng trabaho sa bahay, nag-apply din ako sa hospital, nagtrabaho din ako. Pero sandali, anong year ka pumunta dito? 1976. Bakit ka umalis ang Pilipinas? Dahil alam mo naman, hirap doon at sa kuso mga abroad-abroad nung araw. Nagturta kami, nag-TNT kami. Nung pumunta kami dito, sabi nila na maswerte ako dahil may pinsan ako na sumaklolo din sa akin dito. Pero sa Manila, Cagayan Valley ka? Sa Cagayan Valley ako, sa Tuguegarao, sa Katagaman. Mm-hmm. So, Rosel Adatu. Adatu Tudaw. Oo. Yeah, medyo mahirap i-pronounce ang pinigo mo. Pero
dahil taga Cagayan Valley kayo, anong bali, anong salita niyo doon? Yung tatay ko Itawis, nanay ko Ibanag, doon maraming Ilocano, Tagalog, mix na lahat. Yeah. English. Okay. Tapos pagdating ko dito, meron din Espanyol asawa ko, Espanyol, anak ko Catalan, dahil dito sa Catalonia, Catalan. Okay. Yung Catalan is yung malalim na, malalim na Spanish, no? No, Catalan is karang dialecto dito. Oo nga, yun nga. Oo, pero bago natin pag-usapan yung mga ibang bagay. So pagdating mo dito, ang sabi mo sa akin, naging Chimay ka? Oo, naging Chimay ako. Pasalamat ako, naging 6 months lang. Tapos doon nag-apply. TNT ka noon, di ba? TNT ako doon. So, paano? Tapos doon, nag-apply kami ng hospital dahil madali ang makapasok ng hospital nung araw. Anong trabaho mo sa hospital? Instrumentista ako. Instrumentista ako sa ano, sa, yung sa, ano ba yun? Sa, yung sa, yan, okay. Kaya mo yan. Okay. Rhinology, yung sa throat. Anong trabaho mo doon? Nursing aid. Oh, nursing aid. Okay. So gaano ka katagal naging TNT dito sa Barcelona? Mga almost 3 years lang. Dahil kasi nung after 1 year, kinasal na ako sa asawa ko, nakanobyo din ako dito, Espanyol. Mm-hmm. Tapos kinasal kami, doon automatic binigyan nila ako ng Spanish citizen. Tapos doon na, nung naka-Spanish citizen ako, nag-apeto na, nagpatuyo ako ng negosyo ko. Anong pangalan ng asawa mo? Isaac Lozano Gomez. Pero dito, hindi ginagamit ang apelyo ng asawa. Ang kung may asawa ka, yung apelyido mo, yun din ang apelyido mo dito. Kung yung pwede ka nila tawagan, Senyora Lozano, kahit yun ang asawa ko, Isaac Lozano, pero ang sa documents is yung pangalan ko mismo, Rosel Adatutud daw, yung nanay ko, tatay ko. Bongga. Paano mo naisipan na magtayo ng agency na nagbibigay ng trabaho? Kasi meron akong best friend na Espanyola, nakita niya, sinasamahan ko siya doon sa agency niya. Napansin niya yata na matalino daw ako, na-observe niya. Tapos sabi niya, tulungan kita sa pag-agency, sabi niya. O sinubukan ko, ngayon dumadami ang clientes. Tapos hindi lang sa mga Pilipino, Latinas, Marokis, lahat ng international. Tapos hanggang sa dito sa Barcelona, papuntang London, Canada, Amerika, international. Ano ba usually na trabaho? Mostly DHs. DHs. No, first 10 years, puro DHs. Hmm. Tapos after 10 years na, tapos marami nang nagsitawag, mga hoteles, mga yung restaurants. Hmm. At saka auxiliar ng mga klinikas. So ngayon, sari-saring trabaho. Gaano karami ang mga kliyente mo? Ang dami. More or less 20 persons a month. Pwede mo maipasok. Okay. Pero more, ilang kumpanya yun? Ha? Ilang kumpanya? Kumpanya? No, hindi. Particular. Iba-ibang bahay. Hmm. Pero mostly clients ko yung mga, alam mo naman, yung mga madadatong, yung mga pera dahil kung sino nangangailangan maid, yung may pera. Hmm. Kaya lahat ito, mga politiko, artistas, futbolistas, mga sikat na mabibigat. Mga celebrity mga dito. Oo. Pero hindi ka ba nagkaroon ng problema sa business? Hindi, awan ng Diyos. Meron na rin na tuklasan ko na nagdakaw, gano'n, hanggang sana Paano pag gano'n, sabi mo nagnakaw, ipinasok mo? Pinasok ko, pero... Ikaw ba inahabol pag gano'n? No, hindi naman. Dahil nakiusap ako doon. Kinuusap ko yung mismo tao. Binalik niya yung kinuha niya. Pero minsan lang yung... Minsan lang yun sa awa ng Diyos. Dahil kasi mahigpit ako. Tinitignan ko lang documents kung saan galing yung sinong family nila. Gano'n. Kasi hindi ako basta-basta na makapag-Filipina din. So ano nangyari doon sa Pinay? Wala na. Tinatawad ng amo. Ikaw, hindi mo na siya kinasa. Wala naman dahil ako ang tumulong sa senyora na naghanap dun sa nakiusap dun sa lababae para ibalik yung pera. So, konting halaga lang naman. 150 euro. At least naayos. At least naayos. So okay.
aside from that, walang mga ibang ano, wala mga inggitan. Yun na hindi mo maiwasan. May mga naniniwala ba sa'yo na huwag mag-apply dito? No, hindi naman. Dahil ako, ano, friendly ako dito at saka marunong ako makisama sa mga tao. So, walang mga paninira? No, wala sa awa ng Diyos, hindi. Wala. Oh. Pero hindi mo maiwasan yan kung minsan. Pero siguro may maingit sa akin, pero hindi ko napapansin. Pero hindi ko pinapansin. Ganun. Pero ano, kung pwede lang ako tumulong, tutulo ako. Yun ang sabi na, the more you give, the more you receive. Saka dito ang papamerienda ko kasi araw-araw. Oo nga, kanina inaalok mo ako ng turo. Saka bumibili ng mga Pinoy merienda. Diyan sa tabi-tabi lang. Kasi itong lugar kasi mo. Kasi dito lugar ko, dito ang pinakasentro ng Barcelona. Parang Pinoy, sentro, ano talaga ito? Oo, ito ang baryo ng mga, sabi nila, Tondo Manila. But baryo ng mga Pinoy. Mm. May mga balut, may mga kutsinta, lahat ng gusto ko nandito. Mm. So parang hindi mo namimiss ang Pinoy, hindi, ang namimiss. Pilipinas. Oo, saka yung galit ng mga Pilipino, maano. Kasi close sila sa akin, ako din sa kanila, yung maganda, ano, give and take kami lahat dito. Kaya maganda ang ang pagkakasama namin. Ayun, yun ang napapasaya sa akin dito. Eto, ang laki na ng business mo, tong agency mo, nagkaroon ka rin ng travel agency sa kanila. No, dati, ano, kasi nung meron akong, ano, ito, yung business ng job employment, ang mga companies, kung alam nila na ano, may pangalan ako dito sa mga Pilipinos dahil tumutulong din ako sa mga Pilipino katulad ng Independence Day, mag-sponsor kami, napunta mga artista dito, nag-sponsor kami. Ang dami din ako, tumutulong din ako sa mga ano, sa mga association, ganun-ganun. Mm. Tapos di lahat ng company pumunta dito hanggang sa napatuloy kami ng agency namin. Travel agency, tapos binigay ko sa anak ko ngayon. Siya ngayon nagdala. Oo nga. O, paano mo naisipan yung travel agency dahil nga dun sa maraming nagpupunta mga Pilipino dito? Kasi kung maraming Pilipino dito, malakas ang travel agency. Kaya inisipan ko, nakiusap ako sa anak ko dahil gusto ng anak ko yung psychology ang course na kukunin. Oo. Tapos sabi ko, anak, kunin mo na lang ang tourism dahil para magpatay tayo na ano ka ako. Ng travel agency. Tapos nung ano, buti naman pinakinggan niya ako. Tapos nung nagkumuha ng tourism, nag-shift ng law. Kaya alam ko mo, nung malakas ng negosyo niya, hindi na niya tinapos. Gano'n nakatagal ang travel agency niyo? Ang itong travel agency, before, mga almost 30 years na rin. Mm-hmm. Pero sa anak ko, 13 years. Mm-hmm. So, ginive up mo siya, ibinigay mo sa anak mo? Mga 13 years na ngayon. Oo, bakit mo ibinigay sa kanya? Kasi hindi ko nakaya itong ano ko rin eh. Hindi padami ng padami. Oo, padami ng padami ang kliyente namin. Katulad na ako, siya lang mag-isa noon. Ngayon, kumuha ng sekretarya niya dahil hindi na niya kaya. Oo nga. Pero eto, ikaw may mga assistant ka rin, no? Narinig wala ka ako kanina. Lang. Pero, pero may yung tagatawag ka. Oo, meron ako yung, meron ako yung mga contacts na, na sila nag-aasikaso. Pero ako lang ang, dito. Dito sa opisina. Nagmamanage sa pero yun nga, gano'ng kalaki ang kinikita mo? Yun ang perfect. May mga percentage ba? Kinukopra namin 60% ng ng kada employment. 60% ng salary. Ang for example, kung ipasok kita, 1,000 salary mo, 600 ang mapasagin. Mm-hmm. So, 400 doon sa tayo? Ang first salary ng first. Sa first lang? Hindi naman continuous yun? Hindi. Kalakang laki. Hindi, pero dumadami naman ang mga clientes. Marami. Oh, so, mas kulang ang, mas marami akong employer sa employee. Mas kulang ako nang iba. Kaya kuminsan makarating na kuminsan nilalagay ko sa Facebook o sa dahil kuminsan na hindi ko nakaya kung saan ko kahanapin ang mga mahagilap ng mga Pilipino. Sobre todo mga Pilipina. Mga Pilipina ang talagang in demand dito. Pero sandali, paano yung mga walang papeles? Bueno, kuminsan din depende dahil may amo din na gusto nila walang papel. Pero mostly ang pinapasok ko yung may papel. So, hindi ka ba naku-question pag gano'n? Wala, hindi naman. Dahil mostly naman may papel na may pinapasok namin. So, eto, napaka-successful na itong agency mo na nagbibigay ng trabaho. Tapos may travel agency ka rin. Marami ka na ba napundar dito sa Spain? Kasi balita ko, marami mga Pinay dito. Ang daming napundar na nakilala ko na, di ba? Tapos meron din sila sa Pilipinas. Ikaw,
gaano ka na kayaman. No, hindi naman sa mayaman, tama-tama lang. Pero hindi naman sa pagyayabang, at least meron din ako konti. So, etong back-to-back na office mo? Nakabili din kami ng apartment sa Blanes, sa Ibiza. Nakameron din ako sa Baisari dito sa Barcelona, may pinaka-sentro. Tapos ito, sarili na namin dito, binili din ng asawa ko ito para sa aming mag-ina. Okay. Pero, dahil ba sa asawa mo, kaya marami ka na pundal or... dahil din hindi sa naman para sa dalawang business din ang asawa ko eh. Tatlo kaming autonomous. Tatlo kaming business. May-ari. No, ang asawa ko may business siya sa mga taxis. Tapos taxi. Ako may sa job employment, anak ko sa travel. Yeah, gaano karami ang taxi naman ang asawa mo? Pero no, nag-umpisa din siya ng isa hanggang sa nakadalawa. Yes, So ilan na? Nabenta na namin, Dahil nag-retired na siya. Ah, okay. Ilang taon na asawa mo? Nag-retire siya ng 62 years old. Oh, kasi ngayon, ilang taon na siya? 67 na ngayon. Ah, 5 years ago pa. Five years ago. Pero 2 years ang gap namin. Okay. Ah, so binata siya nung nagkakilala ko yung dalaga din talaga, ako. Talagang ini-emphasize mong binata. Oh, binata siya, dalaga ako. Oh. Siya yung first boyfriend mo dito? Siya ang first saka last. Mabait. Ang anak mo marunong mag-Tagalog? Tagalog, English, Itawis, Ibanag, marunong. Talaga? Konting Ilocano. Umuwi rin siya ang Pilipinas? Oo, kasi yearly o 3 times a week, kuminsan. Saka kinumbita na rin ng Bureau of Tourism sa Pilipinas, 2 times na. Tapos dito sa Israel, sa 9, pupunta na naman. Pero ikaw, gaano ka kadalas umuwi ng Pilipinas? Uy, kuminsan. Yearly o twice a year o minsan kada 2 years. Depende. Kasi meron din kami apartment sa sa ibang kasi lugar. Kaya minsan pumunta ka din sa apartment. So busy ka rin. Namin sa labas. Oo. Mm-hmm. Yeah. Pero sabi mo tumutulong ka sa mga Pinoy dito. Sa Pilipinas ba may mga tinutulungan ka pa rin? Oo. Minsan tumutulong din ako konti sa mga pamangkin. Mm-hmm. Mga sa magulang ko. So dito kasi may bahay din ako doon eh. Okay. So dito sa Barcelona, kumusta naman yung mga Pinoy na lumalapit naman sa iyo? No, okay naman. Ang pasalamat ko katulad ni Mars nandito sa tabi ko. Hi Mars. Yan BFF ko yan. Yeah, papupunta dito, meron, merienda kami. Kung sabi niya Torcel, pupunta, kain kami doon. Give and take ng kami restaurant. Lahat. Pakain siya ng restaurant palagi. Ako nga inaalok niya kanina, on diet kasi. Pero mamaya, hindi ko tatanggihan. Sige, kain tayo anytime. Pero ito na Doña Rosel. Talagang Doña Rosel. Hindi naman Doña. May mga Pilipino dito kasi naranasan ko. Ilang beses. Yes, noong December na nandito ako sa Barcelona, sa Starbucks, may Pinoy na nagmamakaawa. Hindi pa rin siya kumakain, natanggal siya sa trabaho, may ganyan drama. Kanina, bago kami pumunta dito ni Mars, nakita ko the same Pinoy doon din sa Starbucks. Sinasabi, hindi pa siya kumakain, ganyan. Pero itsura niya naman, mukha naman siya may pera. May mga ganyang racket ang mga Pinoy dito? No, hindi naman. Pero ang mostly dyan kasi dito, marami din mga Pilipino dito nga kuminsan yung magdadrugs. Oh. Hindi alam ko ano ginagawa. Kuminsan nasisira na ng utak. Kuminsan sasabihin na wala siyang pera. Baka baka mamaya, para lang yung hihingi ng pera, mamaya siya slap machine. Sa bingo. Dahil dito, ang dami sugalero dito. Dahil sa Pilipino, marami na nagtutulong ang mga Pilipino dito. Kung meron yung walang makain, posible yun. Dahil dito, nandyan ang asosyasyon ng mga Pilipino at tumutulong sa mga Pilipino na naghihirap. So, maganda pa lang samaan ang mga Pilipino? At ako din, kung may alam ko na walang makain dito, kumisa, baka ako number one na tutulong din. And Rosel, bago tayo lilipat sa travel agency mo sa kabila, may tatanong lang ako sa'yo tungkol naman to sa nagkaroon ng issue dito sa mga Pinoy tungkol sa may mga nagbenta daw ng mga fake na tickets, yan, ang daming mga nabiktima ng mga kababayan natin. Oo, ikaw may travel agency ka, nasama ka ba sa mga nabiktima? Oo, pero let's not mention the name kasi kilalang tao nga yung sinasabing ng biktima daw. We're not so sure kasi may sarili rin siyang kwento. Siyempre, so we have to give that person the benefit of the doubt. So, ano bang kwento naman ng travel agency mo? Oo, totoo. Ang daming na biktima dito nung 2012.
Hindi naka ano, nabili lahat ticket, katulad namin, binili namin lahat ticket, na-issue lahat ticket, official. Pero naka, ano, nagulat ang mga paseros, nagulat din kami lahat ng nasa airport na ano, yung na-cancel lahat ang flight nila. Bakit kaya, daw? Dahil yung ano, yung trabador mismo ng company, yun daw ang ano, ang may utang yata sa company, kaya yung company kinansel lahat ang ano, lahat ng tickets. Mm-hmm. Kaya ngayon kumuna sa amin lahat ng evidence, lahat ng yung evidence ng yung deposit slip lahat, at saka yung ano, official na ticket. Kaya napanalunan ko ang kaso. Nilabang ko, malaking ginastos ko, pero at least na ano, nalabang ko, nagbumalik din ang magandang pangalan. Binayaran lahat ang 300 paseros namin. Oh, lahat na, mismo binayaran ng ano, company mismo lahat ang mga paseros namin. Oh. Direct binayaran sila. Mm-hmm. Oh, kaya pasalamat ako, at least ano, dahil marami din chismis sa amin, gano, pero at least bumalik ang magandang pangalan. Yung credibility nyo. Oh, yun ang importante sa akin. Mm-hmm. Ano, pero nabayaran lahat. Pero mga iba hindi binayaran. Pero kami dito sa travel namin, nabayaran kami lahat. Oh, so, kasi legal kami, nasa amin lahat ang ano, lahat ang evidence. May mga documents kayo. Evidence. At least na-settle naman pala yung sa inyo. Oo, na-settle yung sa amin na... ngayon na na-settle na, kontenta lahat ang ano, lahat ang paseros namin, nagpapasalamat din sila sa amin. So tapos, yung mga ibang naloko, sa inyo na rin kumuha? Oo, sa ayun. Oo, kaya bumabalik sila ulit sa amin, kaya punong-puno kami ngayon. Ng customers. Oh. Kaya ang anak ko, kung hindi nang kaya, meron kumuha siya ng trabador niya dahil kaya ano, dahil punong-puno kami. Oh. Kaya importante so, ang pangalan. Hindi ang laking issue yan noong 2012, no? 2012. Oh, pero na ano lang, na sobrang nung last year, last is, ano, 6 years and a half. Pumupunta kami, alam mo, sa sakit ng ano ko, pumupunta kami, alam mo, saan kami humingi ng tulong? Sa Virgin Medjugorje, doon sa ano, sa Croatia. Pumupunta kami doon sa Herzegovina. 6 years and a half na kami na ano, na pumupunta doon yearly kami pumupunta doon. Virgin Medjugorje. At least naayos, nabayaran yung mga... Binayaran mismo ng ano, ng company ang mga paseros namin. Yung airline company. Oo, saka ano, binayaran niya yung ticket, yung price ng ticket, mas yung interest. Okay, At saka po, binayaran din nila yung gastos namin sa ano, sa abogados. Mm-hmm. At least na-settle lang. Saka, natapos yan. Kaya tapos na po. At least maano. Pero yung mga kumuha sa inyo ng ticket, sa agency nyo, hindi lahat ng mga Pinoy. Hindi lahat. Mga 300 lang na paseros. Rosel, okay. Ito yung travel agency mo. Ito yung anak mo. Hi! Hi! What's your name? Jessica. Yan. Yeah, you're married also? No. Oh, you're still single? Yes. Yeah. She's sweet. Ang bongga, di ba? I heard you know how to speak Tagalog. Konti lang. Ang bongga. And you're Pilipina? Yeah. Yeah, gano'n ka lang katagal nag-work dito sa travel agency nila? Anim na buwan. Okay. So, bongga ba namang amo si Jessica and Rosel? Nako, huwag ka magsalita ng negative. Bukas wala ka ng work. Pero sa taga saan ka sa Pilipinas? Laguna po, Alaminos. Laguna. Oo. Gano'n ka nakatagal dito sa Barcelona? Dito na po ako pinanganak. Ah, okay. So, kaya pala parang hirap yung Tagalog mo, no? Yeah. Oh, sige, thank you ha. Okay. Yeah. So Doña Rosel, yeah. Ay, may plano. Yeah. So ang bongga. Talagang yeah. Oh, buti marunong ka mag-Tagalog, Jessica. Siyempre, kailangan. Maraming kliyente Pilipino. Oh, so kailangan marunong. I'm a good ambassador to the Philippines. Ah, nice. So, how's the business? It's good. When you make good service, good prices and everything, it's going. So, mura lang dito, yes. Hindi malaki ang tubo niyo. Very important also the service, the experience, and I'm traveling around the world. Mm-hmm. So, bongga, yan. So, yan. Congrats, ha? Yan. So, Doña Rosel, thank you very much for this interview. At least sinamak ako dito ng friend ko, ng BFF ko, si Mars, di ba? Okay, maganda tayo. Yeah. Oh, thank you for welcoming us dito sa... Ay, mga kababayan! Yan, yan.
Thank you for welcoming Abante. Mura-mura ticket dito. Yeah. Saka kung kailangan nyo ang trabaho, dito rin marami. Oh, employment agency. Employment agency, saka travel agency. Yeah. And syempre, congrats. With good service. Congrats sa isa ka sa pinaka-successful na Pilipino dito sa Barcelona. Pasalamat ako sa Diyos, sa Diyos lahat. And we're so proud of you. Yeah. Proud ako dahil at least ano na maganda ang buhay namin. Dahil kung mabait ka, okay lang. Kung mabait ka, mabait din ang tao sa iyo. Kung mabait ka, mabait din ang tao sa iyo. The more you give, the more you receive din. Ang bongga. Bongga. Thank you. Bye bye. Oh, ayan, napaka-bongga po ni Tita Rosella, pati ang anak niyang si Jess, di ba? Bongga dahil may job placement agency na sila, pero pang-travel agency, yaan. At tinanong ko rin siya tungkol sa intriga before na may mga na-cancel na flights o actually mga tickets ng mga Pinoy, di ba? Pero at least nabayaran pala siya ng airline company sa panlulokong yon ng isang Pinoy na hindi ko nababanggitin kung sino, pero yan po, di ba? Kailangan talaga sa agency kayo kumuha yung may business permit like yung kina Rosel, kasi at least nabayaran yung mga nalokong mga Pinoy, di ba? Mga kababayan natin. Pero eto ha, bago po tayo magtapos sa Anything Goes ngayon, syempre pasasalamatan ko ang BFF ko dito ha. BFF Barcelona, Spain chapter. Yan. See? Yan. Yeah. Mar Sagun. And, syempre, ito bagong kakilala ko. Anong name mo? Arvin. Arvin Tagadas, Marinas, yes. Cavite ka, di ba? Yes. Oo. Arvin, ano? Pagas. Pagas. Yan. Yan. Mga kaibigan, ha, dalawa po sila sa sumusuporta sa Abante News Online. Lahat po ng show ng Abante News Online ay pinapanood po nila dito sa Barcelona, Spain. At sinishare po nila sa mga Pinoy dito. Kaya lalong dumadami po ang followers natin, ang viewers po ng Abante News Online. Especially po itong Anything Goes. Yan. Munti ko makalimutan ang title ng show ko. So, mula po dito sa Plaza España, isa na naman pong edisyon ng Anything Goes na panood nyo. Salamat!